Yun, kung makikita nyo, nag-on na po yung ilaw, ano? So, nag-on na yung ilaw. So, around 1740. So, kung mapapansin nyo, umilaw na yung LED light. Okay. Welcome again mga kaamag. So, nandito tayo ngayon sa tuktok ng building, no? Magte-test po tayo ngayon ng solar panel. Paano siya nag-work? Ano po? So, kung makikita nyo, medyo mainit sa kinalalagyan natin. So, kailangan nating medyo talagang mainit yung kinalalagyan dapat ng solar panel. Kasi kung may lilim, hindi po siya 100% yung efficiency niya. So, today is almost 4 p.m. So, ito po, meron tayong 20 watts na solar panel. Ito po yung gamit natin noon pa. So, kung makikita nyo yung specification niya. So, 20 watts. No? 20 watts. Yung maximum power voltage is 17.8. Yung maximum power current is 1.2 amps. Yung open circuit, ibig sabihin yung open circuit, pag walang nakakabit, no? Kung ito lang siya diretso, no? Masusukatan natin ng 21.6. So yung short circuit current niya ay 1.21. So yung module niya, yung ibig sabihin yung buong ito, class A lang po, no? Class A. At gawa sa China. So, tara, umpisa natin, no? Ikabit. So, meron tayong ito po yung charge controller na na-symbol natin noon. Meron tayong lithium batteries, no? So, pinag-series-series natin ito para mag 12 volts siya, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano po? 7S. So, 7 series. Okay. At kinabitan din natin ng BMS. Ano po? Itong BMS kasi na to ay importante pagdating sa lithium battery. Dahil ito ay protection. Ano po? Ang lithium battery kasi ay umaapoy. So, ito ay nakakukos ng sunog. So, meron din tayo dito, no? Na bumbilya or 12 volts na 1.5 watts. Okay? So, ito po. Ngayon, wala na po itong ganitong klase. No? Ito po kasi dati ay mga ginagamit pa natin noon pa. Okay. Yan. So yun, inabot na tayo ng yung kinalalagyan natin ay inabot na ng natakpan na tayo ng building. So ang nangyari ay wala na tayong sikat ng araw. Okay. So as usual, ito yung sa battery. Okay. Battery papunta doon sa ating lithium. Okay. Ito yung positive. Ito ba? Okay. So inabot tayo ng natakpan na tayo ng building. So makulimlim dito sa atin. At ang importante po kasi ang peak ng araw, no? Ang peak ng araw ay 9 to 3. At saka dapat ang solar panel ay nakaharap sa
nakaharap tayo sa south. Okay. So gagawin natin ito na lang muna sa ilaw. So ilaw, ito na lang, ilaw tayo. So makikita nyo mamaya, pag ikinabit natin yung LED light, siya po ay iilaw, no? Kasi hindi nakakabit yung solar panel. Okay. Ah, ayun, meron pa tayong ano. Positive. So gumamit tayo ng terminal block para mabilis. Okay. Yan, makikita nyo mamaya iilaw yan. Kita ba? Yan. Imilaw. Okay. Milo siya. Bakit siya po umilaw? Dahil wala pang nakakabit na solar solar dito. So ibig sabihin wala pang full time pumapasok dito sa ating circuit. Okay. Yan. So sa kakabitan na natin ng solar panel. So dapat mag-off yung ilaw. Yan. Okay? So napapansin niyo po, no? Yan, walang solar na kakabit. Yan. Glulus. Ito yung positive. Positive side ang glulus. Yan pala. So habol lang tayo habang may araw pa. No? Para at least mag-charge yung itong lithium batteries natin. Okay. So yan po ah. Yan. Kikita nyo. Yan yung connection. Yan. So ilaw. So ihaharap lang natin, no, so solar panel sa dapat sa araw, no. So yun, ano po, lumipat tayo ng area kasi wala na pong araw doon sa kinalalagyan natin na yun doon kanina. So wala na. Nabit na tayo nung ano, nung natakpan na tayo ng isang building. So dito, lipat tayo dito para may sikat pa ng araw. So mga 30 minutes pa siguro bago tayo matakpan. So andito po ha. Ito yung lithium, no, 12 volts. Meron siyang battery monitoring system. Okay. Meron tayong charge controller, no, na pang street light. May auto on and off. Ito yung 12 volts na bombilya na 1.5 watts. Okay. So ito naman yung terminal block kung saan tayo nag-connect. Ano po? Terminal block. Yan. So medyo yeah. Medyo magulo muna yung wire natin para makita nyo lang kung paano i-charge yung or paano gumagana yung solar panel. So dapat, no,
yung solar panel natin hindi dapat natatakpan o naliliman para mabilis nating ma-charge yung battery. Okay? So, itong circuit kasi natin na to na solar charge controller, pag sa araw nag-charge po, sinacharge niya yung battery. Pagdating ng gabi na wala nang kuryente rito, no, na galing sa solar panel, isi-switch niya na itong ilaw. So ganyan po ang solar street light na 4.8, no, na design ni Engineer Ed Briseño. So ang gamit naman natin ngayon ay lithium battery, no, yung galing sa mga laptop. So ginawa natin, kinuha natin yung mga pwede pa. So battery monitoring system na 40 amps, okay? So yan, mamaya mga kamag, magcha-charge muna tayo. Cut muna tayo. So abangan lang po natin ano po yung ano, yung pag-switch ng ilaw nitong solar charge controller natin. So malapit na po yan mag-switch, no? Yung ilaw. Gusto lang natin may pakita yung live na pag-switch ng ilaw without intervention. Yung ko lang. Ayun, oh, ilaw na siya. Okay. So nakakasense pa kasi siya ng liwanag. Siguro ibaba na lang natin. Yan. Baba natin. Konting ano, konting oras pa. Kung makikita nyo, nag-on na po yung ilaw, ano? So nag-on na yung ilaw, so around 1740. So kung mapapansin nyo, umilaw na yung LED light. Okay, yayaharap ko lang. So effective, no, yung switching natin, mapapansin nyo talaga umilaw siya. Okay. So success po yung circuit. So ngayon wala na pong charging na galing sa solar panel, kaya isinwitch na ng transistor, no, yung line papuntang ilaw. So kumukuha siya ngayon ng kuryente doon sa ating battery pack. Kung makikita nyo yun, doon sa kumukuha ngayon ng kuryente. Dahil nga DC po yung bumbilya natin, ano, direct current, no? Parang baterya ng sasakyan. So pag direct current, ilaw mo rin ay dapat DC. So may computation din po yan, no? Para abutin siya ng magdamag, oh, or 2 days, no? Kasi minsan makulimlim, kinabukasan makulimlim or maulan. So pagkapag ganun po yung panahon at maliit yung solar panel mo, mahihirapan niyang i-compensate yung ginamit nung kinagabihan. So may computation po yan, ano, sa solar panel, sa baterya, at saka yung load. So ito kasing load natin ay ilaw lang, no. Yung mga ibang setup po kasi ilaw or ibang setup yung tinatawag nating off-grid na may inverter, no, na 220. So pag
inverter, pwede kang mag-connect ng electric fan na 220. Pwede kang mag-connect ng TV na 220. Okay? Ilaw na 220. So kung wala naman pong inverter, ang gagamitin mo lang ay puro 12 volts, no? DC, direct current, DC. So kailangan mo rin ng bumbilya na 12 volts, electric fan na gumagana sa 12 volts. Okay? At TV na gumagana rin sa 12 volts. So dalawang setup po ang off-grid. So ibig sabihin pag off-grid ay nakasalalay ka sa baterya. Okay? Iba naman po yung grid tie. Iba naman yung hybrid off-grid. Okay? So, magkakaiba po yun. So, ang atin mo ng setup na ibinablog ngayon ay 12 volts. Nagra-run siya sa 12 volts. So, nag-go-on siya ng automatic. So, ito yun ay ang design nito ay solar street light. No? Pero kung pang bahay, pwede po ito. No? Pwede naman lagyan ng switch, i-bypass na lang yung o i-direkta na lang yung ilaw doon sa baterya. So, lagyan natin ng switch para pagdating ng araw, i-switch lang natin. Okay. Ito naman, pwede rin pang bahay. So, wala nang intervention. So, mag-on siya na sarili niya, mag-off din sa sarili niya. Ito, pwede rin lagyan to ng charging, no? Cellphone, yung USB port. So, gagamit lang tayo ng buck converter. Okay. Bago tayo bumili ng solar or magpa-setup ng solar system natin sa ating bahay, kailangan, computin natin muna yung kinakailangan nating load, no? Yung kinakailangan nating load. So, ilaw, pag-charge na cellphone, at electric fan, or TV. So, yun lang po. Huwag muna po nating pag-usapan yung refrigerator or aircon. Kasi po, pag aircon or refrigerator, ang pinag-uusapan natin ay we are talking of hundreds of thousand. Okay po? So, yun lamang po, ano, ang explanation ko diyan. So, sa ngayon, off-grid muna tayo. Off-grid. No? Na ang version niya ay street light. Okay? So, maraming salamat po, ano po, yung pakikinig nyo sa aking tinalakay ngayon about solar setup, no? Yung maliit lang na solar setup, gumamit tayo ng 12 volts na 1.5, no? 1.5 watts, 12 volts. Na ang ginamit natin ay mga galing lithium battery na galing sa mga lumang at sirang battery ng laptop. Okay, ginamitan lang natin ng battery monitoring system para sa protection ng lithium battery. Kasi ang lithium battery, kapag nag-short, umaapoy po ito. No? Umaapoy. Okay? Para makaiwas tayo ng sunog, kailangan natin ng battery monitoring system. At sa kapag na-overcharge, mataas yung voltage na ipinasok po sa kanya, pwede sumabog. Okay po, ganun po yung lithium battery. So hanggang dito na lang yung aking paliwanag. At nakikita nyo naman mga kaamag, kasolar, no? Kung paano siya nag-switch, no? Nung dumilim na, nag-switch na yung ilaw na wala tayong ginalaw. So maraming salamat po. God bless sa ating lahat.